sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nanatili naman silang alerto. Napakatahimik ng paligid pero kung ano-ano ang nararamdaman ni Tadag at ni Tandang Ibok. Dumating na nga noon sa puntong nagsisitayuan na ang kanilang mga balahibo sa katawan na parabang merong isang mabangis na nilalang ang nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Upang hindi gaanong masindak sila Tadag at Tandang Ibok, sinubukan nilang mag-ikot. Gamit ang isang sulo, matapang nilang sinuyod ang lugar hanggang sa marating nila ang tabing parte ng kakahuyan. Bagaman hindi nila nasisilayan ang loob nito, malakas ang kanilang kutob na meron ditong naninirahang diablo. Makalipas pa ang ilang minuto, napagdesisyonan nila Manong Kamat na pumasok sa loob. Si Tandang Ibok naman, nanatili lamang sa bukana nito para magbantay. Kampante naman silang iwan ng matandang yon, lalo pat malawak ang sakop nitong pandama sa grupo nila. Kapag may mangyari mang hindi nila inaasahan, madali yung makakapunta para magbigay ng tulong. Sa pagbagtas nila ng daan, maigi naman nilang pinagmamasdan ng buong paligid. Habang naglalakad silang dalawa papaloob, napansin na nila doon ang mga paniking animoy na kasunod. Hindi naman nila ito gaanong pinapansin, gawa nang ang buong akala nila, ordinaryong hayop lamang ang mga ito. Maya-maya pa, nang marating na nila ang gitnang bahagi ng kakahuyan, doon bumungad sa kanila ang isang hubot-hubad na nilalang na merong daladalang sibat. Sa estado ng wangis nito, inakala nila Tadag na isa yung katutubo. Upang hindi na mas lalong tumaas ang tensyon sa lugar, minabuti nilang manatili sa kanilang kinaroroonan habang patuloy na pinagmamasdan ng nilalang. Hindi naman sila noon nababahala, lalo pat wala itong indikasyon ng pagiging isang aswang. Paglapit nito sa kanila, agad naman itong ibinaba ang dala nitong sibat habang patuloy sila nitong pinagmamasdan. Unti-unti na ding napanatag ang kalooban ng nilalang gawa nang hindi nito nakitaan ng panganib sila Tadag. Habang pinaiikutan sila nito, panay naman ang ginagawa nitong pag-amoy sa kanila na parabang yon ang unang beses nitong makakita ng ordinaryong tao sa lugar. Sa pagbalik nito sa kanilang harapan, narinig naman nila yung nagwika ng, "Bago lang kayo rito. Ano kayo? Tao? Hindi aswang?" Nakakapanibago. Kasabay ng pagwika ng katutubo ay ang kampante naman itong pag-upo sa kanilang harapan. Nang mapagtanto naman nila Tadag na pinauupo sila nito, dahan-dahan naman sila doong sumunod. Lumipas pa ang ilang minuto, doon nila napag-alaman ni Manong Kamat na isa din palang ordinaryong tao ang lalaking yon. Nag-iisa na lamang ito sa buhay, gawa ng nilipol ng kuba ang sityong minsan nilang tinirhan. Inilahad din ito sa kanila, kaparte sila ng mga katutubong matagal nang naninirahan sa gubat. Kalimitan lang din silang makasilay ng mga tao sa komunidad dahil sa masyado ng malayo ang kanilang pinagtitirhan sa kabihasnan. Ayon pa rito, napadpad ito sa lugar para maghintay ng makakasama upang kitila ng buhay ang kuba. Malalim ang galit ng lalaking yon sa kalaban nila Tadag, kaya na may hindi na sila nag-alangang makipagtulungan dito. Dagdag pa ng lalaki na alam niya ang pasikot-sikot sa teritoryong yon, kung kaya't madali nilang mararating ang kinaroroonan ng kanilang kalaban nang hindi nakikipaglaban. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, agad naman tumutol itong si Tadag. Para sa kanya, hindi maganda ang ganoong plano, lalo pat mas naniniwala siya sa nais mangyari ni Tandang Ibok. Kung iisipin kasi, napakadelikado ng ganoong pa siya sa kadahilan ng inaasahan na nilang matagal na silang natutunugan ng kuba. Ang labis pa nga nilang ikinakabahala
ay baka alam na nito ang bawat galaw ng kanilang grupo. May posibilidad ding nakikinig ito sa kanila dahil na rin sa kakayahan ng kanang kamay nitong mambabarang. Nang marinig naman yon ang katutubo, hindi naman ito maiwasang mag-isip ng malalim. Para magkaroon sila ng kaliwanagan, nagpa siya yung papasukin sa kakahuyan ng sinasabing pinuno nila Tadag. Dagdag pa nito, hindi siya maaaring lumabas sa lugar na yon ng disoras sa kadahilan ng merong 10 ipinataw sa kanya ang kuba. Matapos naman yung marinig nila Tadag, agad naman sila doong nagpaalam. Pagbalik nila sa kinaroroonan ni Tandang Ibok, walang pagdadalawang isip naman nila yung inabisuhan ukol sa kanilang mga natuklasan. Dahil dito, minabuti nilang iwan si Manong Kamat para magbantay sa kanilang mga tauhan. Sa pagsapit ng alauna ng madaling araw, nagkaroon na nga sila ng kasunduan sa pagitan ng kanilang pangkat at ng katutubo. Si Tandang Ibok na mismo ang nagpasya ukol sa bagay na yon, kaya na may minabuti na nilang huwag tumutol. Bago sila umalis sa lugar, kabilin-bilin na naman sa kanila ng lalaki na kapag sumasapit ang gabi, huwag na huwag nila yung susundan sa anumang dako ito ng lugar pupunta. Mariinitong inilhad sa kanila kusa yung nagbabagong anyo tuwing lumalaganap ang kadiliman sa paligid. Sa panahong isa itong demonyo, hindi yun gaanong nakakapag-isip kung sino ang kakampi at kung sino ang kalaban. May posibilidad din silang mapatay nito kung hindi sila mag-iingat. Nang malaman naman yun ni Tadag, inilahad niya sa katutubo na wala yung dapat ipagkabahala sa kanilang grupo. Anya, nagsanay sila sa oras na yon, kaya na may hindi sila mapipigilan ng ganoong uri ng banta. Dagdag pa nito na, lahat ng makakatulong sa kanilang paglalakbay, bukas palad nila yung tatanggapin para magtagumpay. Matapos naman itong marinig ng lalaki, ngumisi lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Yan ang gusto ko. Marunong makipagpatintero kay kamatayan. Panghahawakan ko yung sinabi mo. Kaya magmula sa oras na ito, hindi ako mababahalang sapian ng demonyo. Bukas magkita-kita tayo rito." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tumalikod sa kanilang kinaroroonan para bumalik na sa looban ng kakahuyan. Sila Tadag naman noon, minabuti nang bumalik sa kanilang pangkat para magpahinga. Habang nakaupo sila sa gitna ng siga, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Marami man ang palaisipan ukol sa katutubong yon, minabuti nilang yon ay pagkatiwalaan. Ayon kay Tandang Ibok, na bagaman mapanganib ang bago nilang kaibigan, wala silang magagawa. Kinakailangan nilang gamitin ang lahat ng barahang makukuha nila kung nais nilang malamangan ang kuba. Hindi naman matatawag yung panlalamang gawa ng lahat sila ay merong benepisyo sa misyong kanilang gagawin. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakbay patungo sa susunod na baryo. Minabuti nila noong dumaan sa gilid ng kakahuyan, alinsunod sa nais ng katutubo. Ayon dito, hindi sila maaaring dumaan sa tabi ng palayan, gawa ng marami doong naglilibot na mga bukangabon. Matapos naman yung marinig nila Tadag, agad naman silang napaisip sa kadahilan ng unang beses pa lamang nilang marinig ang ganoong uri ng pangalan. Inaasahan nilang isa yung uri ng mga antingero pero nang mag-umpisa ng magkwento ang katutubo, doon nila napag-alaman na isa pala yung matandang manlalason. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bukangabon ay kinikilalang mga peste ng palayan at iba pang mga taniman. Kapag nag-umpisa ng manirahan ng mga ito sa isang lugar, lahat ng mga magsasakang may mga tanim roon malulugi dahil sa bigla ang pagkamatay ng kanilang mga itinanim.
Kung nagtataon namang wala silang sapat na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, magsisilbing palaisipan para sa kanila kung bakit sila nalulugi. Dagdag pa ni Tandang Ibok na kahit anong gawin ng mga ito para maibalik ang kagandahan ng kanilang lupa, masyado na yung imposible. Hanggat nananatiling nakatira doon ang isang bukangabon, mananatili itong patay sa kahit na anong uri ng mga tanim. Bagaman man lalason ang nilalang na yon, hindi rin ito basta-bastang nasisilaya ng mga ordinaryong tao dahil sa kakayahan itong maglakbay at kumuha ng mga sangkap sa pamamagitan ng espiritual na aspeto. Kaya nila pinupuksa ang mga palay at iba pang mga tanim sa isang lugar ay para hanapin ang mga laman lupang naninirahan doon. Kapag dumating na sa puntong nang hihina na ang mga laman lupa dahil sa kawalan ng tanim, kusa yung lalabas sa kanilang mga lungga na siya namang magsisilbing hudyat para sa manlalason na gawin ang kanyang maitim na balak. Matapos makalikom ng bukangabon ng sapat na laman lupa, gagamitin niya ito para gumawa ng isang makapaminsalang lason. Ang lason na nagagawa niya gamit ang mga katawan ng mga nilalang na yon ay higit na mas makamandag kaysa sa anumang uri ng lason na ating nalalaman. Isang daang beses yung nakamamatay kumpara sa laso ng kobra, kaya na may maging ang mga dalubhasang albularyo ay pinangingilaga nito. Ang labis pang nakakabahala sa mga ganoong uri ng nilalang, may kakayahan yung ipadala ang lason sa pamamagitan ng salita, palipadhangin at usog. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din na pag-alaman nila Tadag na hindi lang isa ang bukangabon na naninirahan sa lugar na yon. Kung hindi nagkakamali ang katutubo, binubuo ito ng isa ding pamilya, kaya na may higit itong mapanganib kumpara sa mga ganoong uri ng nilalang na napapadpad lamang sa mga baryo. Dagdag pa nito, malakas din ang pang-amoy nito sa kadahilan ng may basbas din yon sa kanang kamay ng kuba. Mahihirapan sila kung kakalabanin nila ito, lalo pat wala silang ideya sa teritoryo nitong tinitirahan. Matapos naman itong marinig ni Tadag, ni Katiting na takot wala siyang naramdaman. Para sa kanya, hindi dapat katakutan ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng nakahanda ang kanilang pangkat sa anumang uri ng panganib. Para mapatunayan na mas nangingibabaw sila sa mga nilalang, inabisuhan niya ang kanyang grupo na manatili sa lugar kung saan naninirahan ang mga ito. Nang marinig naman yon ang kanyang mga kasama, minabuti nilang maghanap ng lugar na merong mabigat na presensya. Pagdating nila sa isang patag na lugar kung saan purong mga tuyot na damo at puno na lamang ang nakatayo, napagtanto nilang doon naninirahan ang mga nilalang na inilalahad ng katutubo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang makahanap na ang kanyang pangkat ng lugar na maaari nilang mapagpahingahan, dali-dali namang hinubad ni Tadag ang kanyang damit habang nagwiwika sa mga ito nang, "Dito lang kayo. Ako na ang susubok sa mga demonyong naninirahan dito. Tingnan natin kung ano mas malakas. Ang laso nila o ang swerte ko?" Kasabay ng pagwika ni Tadag ay ang dali-dali naman itong paglakad patungo sa patag na lugar. Di pa man siya nakakalayo sa kanilang grupo, bahagya naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang paghawak ng isang kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya rito, bumungad sa kanya ang katutubo na seryosong nakatitig sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi ka tapangang maituturing ang pagpapatunay sa iyong kakayahan. Ang tunay na matapang, tahimik at laging nakahanda sa anumang laban. Pasensya ka na, kaibigan, pero duda ako sa kakayahan mo. Huwag ka nang tumuloy, sapagkat hindi makakabuti sa ating grupo kung ikaw mismo ay malagay sa panganib. Hindi biro ang mga bukangabon. Kapag naramdaman nilang kaya kanilang sindakin, hindi sila magbibigay sa iyo ng pagkakataon para makatakas ng buhay. Sana naman makinig ka sa aking payo, kaibigan."
Matapos naman itong marinig ni Tadag, ngumiti lang naman ito habang sumasagot sa katutubo ng... Sa tingin mo, bakit ako naging pinuno ng aming grupo? Maghintay ka lang dyan. Wala naman akong pinapatunayan. Ang sa akin lang, nais kong alisin ang takot sa iyong katawan. Batid kong kinakatakutan mo sila, kaya na may sa pamamagitan ng gagawin kong ito, manunumbalik ang iyong tiwala sa kakayahan mo. Nang marinig ito ng katutubo, halos bigla naman itong napatahimik dahil ramdam niyang nagsasabi ng totoo itong si Tadag. Pagbalik nito sa kinaroroonan ng kanilang grupo, agad naman yung pinayuhan ni Tandang Ibok ukol sa kanyang gagawin. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang handa na ang mga kasama niya, agad naman niyang hinanap ang mga peste sa lupain. Sa pagbagtas niya ng daan, napansin niyang napakatahimik. Ramdam niya din ang sikat ng araw, subalit hindi ito gaanong iniinda ng katawan niya. Maya-maya pa, habang naglalakad siya, doon niya nakita ang isang matandang animoy bumubunot ng mga damo di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Habang abala yon sa ginagawa nito, unti-unti namang nasipat ni Tadag ang dahan-dahan nitong paglaho. Sa pagkawala ng matanda, bahagya naman siyang napatahimik gawa ng pakiramdam niya, pinaglalaruan lang siya ng kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin naman ni Tadag ang paglitaw ng matanda sa isang punong may malawak na sakop ng lilim. Nakangisi yung nagmamasid sa kanya na parabang hinihintay siya nitong lumapit doon. Matapos naman niya yung masilayan, kampante naman siyang naglakad papalapit habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang latigo. Inaasahan niya na kasing hindi lang iisa ang bukangabon sa lugar, gawa ng ayon sa katutubo, binubuo ito ng isang pamilya. Maya-maya pa, paglapit niya sa kinaroroonan ng matanda, doon bumungad sa kanya ang dalawa pa nitong anak na lalaki na nakaupo sa itaas ng puno. Nakangiti din yung nakatitig sa kanya na parabang kampante ang mga ito sa karunungang tinatanga nila. Si Tadag naman noon, nananatiling nakikiramdam lamang, naghihintay ng pag-atake ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang pagtitiga nila, kampante naman niyang tinanong ang mga ito ng... Hanggang kailan niyo balak manirahan dito? Hindi niyo ba nakikita ang paligid niyo? Halos wala nang tumutubong mga damo. Nang marinig naman ito ng dalawang lalaki, tumawa lang naman ito na parabang isang nakakatawang bagay ang sinabi ni Tadag. Maya-maya pa, pagtahimik ng dalawa, sinagot naman siya ng matanda nitong kasama ng... Huwag mong pakialaman ang ginagawa namin dito. Malayo kami sa lugar ng mga tao. Kaya anong paki mo? Tsaka isa pa, masyadong maraming laman lupa ang naninirahan sa lugar na ito. Salamat kay Mandibuling at sa aming pinuno. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pasimple namang pag-ihip ng dalawang binata sa kanya. Nang masipat naman ni Tadag ang ginawa nito, agad naman siyang napaatras habang taimtim na nagtataas ng bakod at puder sa katawan. Sinabayan niya din yon ang pondo at pamayong nang sagayoy kapag nalagay siya sa alanganin, magagamit niya ang aral ng espada ng Arkanghel kalakip ang basbas ng kaptan. Sa lahat kasi ng abilidad ni Tadag, yon ang subok na niyang kinakatakutan ng kanyang mga kalaban. Bagaman may epekto ito sa kanyang wisyo, nasisiguro naman niyang mamamatay ang sinumang dinapuan ito. Matapos ang pangyayaring yon, agad naman niyang hinugot sa kanyang bewang ang kanyang latigo, sabay hampas nito sa lupa. Paulit-ulit niya yung ginagawa habang nagbabanggit ng mga buhay na kataga. Nang medyo masipat niyang tumatahimik na ang mga bukangabon, maingat naman niya yung nilapitan. Pagramdam ni Tadag na meron na siyang sapat na distansya sa isang binatang nakaupo sa sanga, mabilisan naman niya yung hinataw ng kanyang latigo
na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, dali-dali naman niyang pinuluputan ang leeg ng binatilyo sabay kaladkad papalayo sa mga kasama nito. Hindi na din niya yun binigyan ng pagkakataong manabla, kung kaya't nang magkaroon siya ng pagkakataon upang yon ay paslangin, walang pagdadalawang isip naman niya yung ginawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, tanging paghihingalo na lamang ang nagawa ng nilalang na yon, habang gulat na gulat namang nakatingin dito ang matanda at ang kapatid nito. Pagbunot ni Tadag ng kanyang punyal sa katawan ng binatilyo, dahan-dahan naman siyang napasilay sa dalawa pang nilalang habang nananatiling tahimik. Sinindak niya rin yon ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pagtawag sa kaptan. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't bakas naman sa pagmumukha ng mga nilalang ang pagrespeto nito sa kakayahan niya. Hindi na rin yon nagpakakampante sa kinaroroonan nila sa kadahilan ng naramdaman na nila ang seryosong pagkatao ni Tadag. Maya-maya pa, nang masipat naman ang dalawa ang unti-unti niyang paglapit, bigla naman yung napaatras habang nag-uusal sa paligid. Anong gagawin niyo? Lalapatan niyo ako ng lason? Subukan niyo at nang makita niyong hinahanap niyo. Tandaan ninyo, parte ng kalasag ko ang talim ng espada ng Arkanghel. Ano man ang ibato niyo sa akin, babalikan kayo nito ng doble o higit pa. Naranasan niyo na bang magdusa sa inyong mga sariling kakayahan? Wika ni Tadag na may halong paninindak. Matapos naman yung marinig ng dalawa niyang kalaban, kitang-kita naman niya ang labis na pagkagalit ng binatilyo sa kanya. Bagaman nagbigay na siya ng babala, nagpatuloy pa rin ito sa pag-ihip ng usal sa paligid na parabang hindi ito naniniwala sa mga katagang inilahad niya. Sa pag-ihip ng binatilyo ng lason sa hangin, bigla namang dumilat ang mga mata nito habang dahan-dahang napapaluhod sa lupa. Buong puwersa din itong hinahawakan ng kanyang leeg na parabang wala na itong kakayahan para makahigop ng hangin. Hindi naglaon, kusa na din yung sumuko na siyang humantong sa pagkamatay nito. Pagsilay naman ang ama nito sa walang buhay na katawan ng kanyang anak, dali-dali naman niya yung nilapitan habang patuloy na umiiyak. Panay din ang ginagawa nitong pagmumura kay Tadag na parabang idinadaan nito ang sumpa sa kanyang galit at puot na nararamdaman noong mga oras na yon. Dahil sa pangyayari, wala naman siyang ibang ginawa kundi palakasin ang kanyang bakod at puder sa katawan. Napagtanto niya kasi, napakadali lamang makontra ng mga kakayahan ng manlalason. Ang kinakailangan mo lamang gawin, taasan ang iyong bakod at puder sa katawan sa puntong hindi na ito maaabot ng mga abilidad nitong pinakawalan. Kinakailangan mo ding gumawa ng kalasag na may kakayahang tablahin ang aral ng mga ito upang magdalawang isip yung magpalipad hangin o sumumpa sa iyong espiritu. Dagdag pa ni Tadag na bagaman nakamamatay ang kakayahan ng mga bukangabon, napakaraming butas sa abilidad ng mga ito. Kapag nagkataong tumapat yon sa isang dalubhasang antingero, may posibilidad na wala silang kakayahan para manalo sa anumang uri ng duelo. Nang masipat naman ni Tadag ang pagtahimik ng matanda, dahan-dahan naman niyang pinag-aralan ang gagawin nitong hakbang. Inaasahan na niyang wala na sa isipin nito ang tumakbo, lalo pat nagawa na niyang paslangin ang dalawa sa mga anak nito. Pagsilay naman niya sa matandang papasugod na sa kanya, dali-dali naman niya yung hinataw ng latigo. Kahit nasisipat niyang naglalaho na ang iilang bahagi ng katawan nito, patuloy niya pa rin yung hinahampas sa kadahilan ng naniniwala siya, walang sinasanto ang dulo ng kanyang latigo kung saan naninirahan ang mutsa ng apoy. Mapa-espiritu, kaluluwa, engkanto ay kaya nitong paslangin dahil na din sa tinatangan nitong karga. Maya-maya pa, bumagsak naman sa harapan niya ang matanda na halos hindi na makilala.
Lasog-lasog ang katawan nito at pawang naghihingalo na lamang yon. Hindi naglaon, binawian na rin yon ng buhay sa kanyang mga kamay. Dahil sa ginawa ni Tadag, lahat ng mga kasama niyang saksi sa pangyayari ay halos hindi naman makapaniwala. Ang katutubo, animoy wala nang masabi dahil sa sobrang paghanga sa kakayahang ipinakita niya. Pagbalik niya sa kinaroroonan nito, nginitian lamang niya ang katutubo habang nagsasabi ng, "Sabi ko sa iyo, magtiwala ka. Libre lang yan. Huwag kang magdalawang isip na ibigay yan sa mga taong karapat-dapat na tumanggap." Okay, hindi ko inaasahan na ganun kabilis mapapatay ni Tadag yung mga manlalason eh. Kasi ayon sa kwento-kwento ng mga nakakakilala sa lahi nito, sobrang lakas nun. Pero sinaglit lang ni Tadag ni hindi nga man lang nagalusan. Ibig sabihin, ganun na siya katindi ngayon. Medyo na nasasabik ako sa pagtatagpo nila ng kuba, no? Pero ang maganda rin dito, meron silang bagong kasama. Yun nga, yung katutubo na sinasaniba ng Diablo. Excited na ako makita kung kaano kalakas yun. Para hindi kayo mabitin, sunod na natin kagad yung 37. Yun lang. Salamat.